So alam po natin, 75% ng katawan ng tao ay tubig. So gamitan natin itong dalawang, gawin natin sample, no? So itong tao na to, ito yung nakarinig sa mensahe ng ating naturopath doctor na the best for all talaga pag-inom ka ng vitamin C na alkaline base. Katulad ng ating convincible na vitamin C. Okay? So ito po yung capsule natin. Okay? Caramel. Pfizer USA. Yung ating capsule ay Vegica. And then soluble po. Nakakatuwa. Ang daling matunaw. Okay? So pupa tayo. Ayan. As you can see, napakaganda, no? And then ito po, napakadaling matunaw. So walang delikado sa ating liver or kidney po. Now dahil ito ay soluble, 100%. Kikita nyo po. 100% itong natutunaw. Okay? So wala kang makakita ang mga sediments, no? Usap natin. Napaka-clear. So ibig sabihin, ito yung the best kind of vitamin C na hindi ka nag-worry kung may problema ka sa liver or kidney kasi dali siyang matunaw. Ito namang isa po, ito yung sinasabi ko nga wala siyang idea kung ano ba talagang dapat mag-protect sa katawan. At alam naman po natin, halos 99.9% ng kinakain ng tao sa mundong ito ay meron na po mga preservatives from coloring, chemicals, lalo na ang tubig natin, meron chlorine, no? So ito po, yung tao na walang protection. Babakain niya ng mga pagkain na nakikita natin, ito po ay may chemicals po, no? Tingnan natin. So pumasok ang mga pagkain na may preservatives, noodles, tocino, embutido, preservatives, food coloring, ano pa? Yung tubig natin may chlorine, tama po ba? At itong masakit na katotohanan. Pag tayo po ay na-stress, grabe, mag-produce ng maraming acid yung ating katawan. Na-stress po ba tayo mga nanay, mga ati, tito, tita? Yes, alam ko na-stress tayo. Siningin siya ng Miralco. Ano pa? Nawasa, tuition fee. Lahat na. Yung mga due date. Ano yung due date? Due date ng mga loans? Grabe. So ano nangyari sa katawan natin? Dahil walang proteksyon, ito po. Bombarded siya ng klaseng chemicals. Okay? Itong ginamit natin na Betadine, sample lang po ito sa toxin. Hindi naman ito pwedeng inumin. Panglabas lang po ito. Panglinis ng sugat, patay ng bakterya. Kaya itong ginamit natin na symbol ng toxin po. Now, tinatablan ito. At nakita nyo kanina, itong isa nating sample, no? Uminom ng ating convincy, non-acidic alkaline base na vitamin C. Makikita natin ang pagkakaiba sa dalawa. Dahil ito po ay protektado, close up natin, okay? Ganun din po, pareha ang pagkain ang kinain niya. Nandoon na rin po yung mga preservatives, coloring, chemicals, yan. Kumain din po siya ng noodles, tocino, embutido, preservatives, coloring, chemicals, na-stress din po. Siningil ng Miralco, tubig, lahat pa, mga due date, no? Na-stress. Ngunit ang pagkakaiba po, grabe, hindi po siya tinatablan. Pwede ba natin palakpakan ito? Napakaganda po, no? Okay. So, ito ngayon ang pagkakaiba. Sabi naman ng iba, hindi, sir. Pag ikaw ay mag-water therapy, madali lang yan. Solve yan. Bakit? Pag ikaw raw ay mag-water therapy, ang mangyari po, na-protect ka raw din. Tingnan natin. Uminom siya ng tubig, no? Ayan, painumin natin. Inom pa ng isang galon, isang balding tubig. Ayan, wala nagbago. Ibig sabihin, hindi po enough ang water therapy. Kailangan din po natin ang magandang vitamin C po. Tingnan natin ito. Hindi po ba gamit na ito? Tama po. Ginamit na natin. Ang bagay na gamit na, hindi na po masyadong effective. Gamit na eh. Pero nakakamangha po. Ganun po kalakas ang detoxification ability ng ating vitamin C po. Ilipat ko lang dito at tingnan nyo mabuti anong mangyari dito sa ating mahiwagang vitamin C po. Gamit na, tingnan nyo, pero kayang-kaya pa rin po niya i-cleansing itong isang demonstration.